Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Ang paninirang puri, ito ay ilan sa mga pagbabawal na kung saan ay ginagawa ng karamihan sa mga tao. At ito ay talamak na gumagapang sa pagitan ng sambayanan. Naway ingatan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ganitong gawain. May mga taong mahuhusay magtagni-tagni o maglubid ng kasinungalingan upang maging sanhi ng hidwaan sa pagitan ng mga tao. Ito ay isa sa pinakamalubhang dahilan ng pagkawasak ng mga magagandang ugnayan at nagdudulot ng damdamin ng pagkasuklam sa bawat tao. Isinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sinumang gumagawa nito. Sinabi niya, Ba'da a'udhu billahi minash shaitan rajim, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim mashain binamim. At huwag sundin ang bawat isa na palagi ang sumusumpa at itinuturing na walang kabuluhan ang isang mapanirang puri. Gayun din kanyang sinabi, Wailul likulli humazatil lumaza. Nang ibig sabihin, kapahamakan, kasawian sa isang tao na siya ay naninirang puri at gayon din ay nangungusap sa likod. Ang ibig sabihin ay pinag-uusapan ang ibang tao o backbiter sa wikang English. Si Hudhayfah ay nagulat ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa kanyang hadith, La yadukhulul jannata namam, walang isa mang mananiktik o mapagmanman o mapanirang puri na makakapasok sa paraiso. Si Ibn Abbas ay nagsabi, Marran nabiyo sallallahu alaihi wasallam bi kabrain, faqala, Innahuma layu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastazirru minal bawl wa amma al-akhar fakana yamshi bin namima faakhada jaridatan rutbatan fashaqqaha nisfain fagaraza fi kulli qabrin wahidin faqalu ya rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu yukhaffafa anhuma ma lam yaybasa. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay dumaan sa isa sa mga libingan sa Madina at narinig ang boses ng dalawang tao na nakasalukuyang pinarurusahan sa kanilang mga libingan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sila ay pinarurusahan subalit sila ay hindi pinarurusahan sa anumang malaking kasalanan, kundi sila ay, at sa ibang salaysay, tunay na ito ay malaking pagkakasala. Isa sa kanila ay hindi naglilinis ng maayos sa sarili pagkatapos umihi, samantalang ang isa naman ay nagsisiwalat ng masamang hangaring paninirang puri sa isang tao. Isa sa pinakamasamang uri ng kasalanginang ito ay ang paglikha ng hidwaan sa pagitan ng dalawang mag-asawa, subhanallah, o ang pagsusumbong sa namumuno hingil sa sinasabi ng ibang manggagawa. Kung saan ay nangyayari yan sa pagitan ng mga nagtatrabaho upang lumikha ng away, ng kaguluhan at iba pa. Ang lahat ng mga ito ay walang duda na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay haram na dapat iwasan ng isang tunay na mananampalataya.